Hi there! Ituloy na natin ang kwentuhan natin tungkol doon sa aking journey sa final interview ko nga sa current company ko. Base doon sa kwento ko last time, merong 40 plus questions na tinanong sa akin. At the first part ng video, sinabi ko sa inyo kung ano yung first 10 questions. Kaya kung gusto mong mapanood yun, ilalagay ko na lang yung link sa description box sa baba. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang questions 11 to 20 na tinanong sa akin that time. Alright, so ang number 11 na tinanong sa akin ay, how did you find out about our company? Itong question na to ay hindi na bago sa akin dahil tinatanong naman talaga to sa mga interviews at parang common na interview question lang to. Kaya ikaw kapag mag-a-apply ka ng work, ganun din ang sasabihin sa'yo, paano mo nalaman yung company namin? Kaya I highly recommend na bago ka umattend ng interview ay mag-research ka muna or maging honest ka kung paano mo sila na-discover. In my case, nag-apply ako sa isang website na I forgot na kung ano yun. Ilalagay ko na lang sa screen kung maalala ko pa. Pero hindi ko trinay mag-apply sa Jobstreet tsaka sa Indeed.com kasi sobrang dami nang nag-a-apply doon. Feeling ko saturated na at hindi na mapapansin yung application ko. Kaya sa ibang site na lang ako nag-apply. Bale, nag-Google search lang ako ng top 10 na websites na nag-hire ng mga tao. At yun, nakita ko yung website na yun at doon ako nag-apply. Hindi ko nakita yung job posting nitong current company. Did you do research about us? Hindi ko talaga ito in-expect na itatanong sa akin kasi parang direct to the point talaga yung pagkakatanong. Kaya sabi ko nga kanina, I highly recommend na bago ka umattend sa isang final interview or initial interview, kailangan nag-research ka muna about sa company, yung profile nila, yung mission, yung vision about them. Kung alam mo yung CEO noon, then much better. Kung alam mo yung business na ginagawa nila, much better. Kung alam mo yung mga achievements nila in the past, then mas okay yon. So in my case, good thing, nag-research talaga ako about sa company kasi before yung final interview ko na to, binigyan ako ng heads up ng initial interview sa akin na may possibility na tanungin nga ako about this. Nag-research talaga ako, inintindi ko talaga kung ano yung ginagawang business ng company namin. That's why, madali na lang para sa akin kung paano ko sasagutin yung tanong na yon. Ang next na tinanong sa akin ay, what can you say about the role itself? Mahalaga kasi talaga na bago tayo mag-apply sa isang trabaho ay nakita muna natin yung job responsibilities. Kasi lahat ng mga employers, kapag nag-post sila ng job posting, makikita mo naman kung ano yung mga role mo, ano yung mga gagawin mo. Kaya yun din yung ginawa ko. Binasa ko muna yung mga job responsibilities at minake sure ko na align yun sa naging experience ko previously. Nabasa ko doon na kailangan daw yung applicant ay smart, enthusiastic, professional. So, sinabi ko na ganun din yung attributes ko. Siyempre, kailangan natin maging confident at kailangan sabihin natin na meron ako nung hinahanap nyo para naman, siyempre, alam nila na nagbasa ka talaga at the same time, ikaw ay nag-apply ng alam mo talaga kung ano yung papasukin mo. May iba kasi sa atin na nag-a-apply ng trabaho without reading yung mismong job description. Kaya pag tinanong ng ganitong tanong, ay natatameme o hindi makasagot dahil nga hindi nagbasa in the first place. That's why, major tip ko sa inyo, kailangan alam nyo muna yung job responsibilities ng ina-applyan yung trabaho bago kayo sumalang sa isang interview. Next question na tayo, what do you think will be your challenges? Itong tanong na to ay para malaman kung aling part ng work na yon ang meron kang areas for improvement or opportunities na in the long run ma-fix mo din. Ito yung pro tip ko para sa inyo. Kapag tinanong kayo nitong question na to, huwag niyong sasabihin na walang magiging problema sa inyo. Dahil iisipin ng mga interviewer ninyo na perfecto kayo, na parang walang improvement sa inyo, na parang hindi kayo coachable, hindi kayo willing matrain, hindi kayo willing matuto, and things like that. In my case, sinabi ko na challenging part sa akin talaga ay yung mga first few weeks ko sa work. Kasi syempre, nag-a-adjust pa ako sa proseso, inaalam ko pa yung mga ins and outs sa company, ang mga processes, it may take some time talaga. Honestly, 6 months na ako dito sa work ko, pero hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ako paminsan-minsan. Ang sobrang swerte ko rin sa mga bosses ko dahil ang babait nila. As in, pag tanong ko sa kanila, wala pang isang minuto, may sagot na kaagad. And then, hindi sila rude. As in, napaka-accommodating, napaka-friendly nila. Parang hindi ka talaga nila i-judge na nagkamali ka or parang ang syunga mo dahil nagtatanong ka pa kahit more than 6 months ka na. Things like that. So, yun din yung isa sa mga nagustuhan ko. Kaya ikaw, kapag ka tinanong ka nga, ganun yung sasabihin mo palagi, magsabi ka ng bagay na medyo kahinaan mo, pero at the same time,
gumagawa ka ng paraan para ma-improve yung kahinaan mo na yon. For example, ikaw ay introvert, hindi ka mahilig makipag-socialize, gusto mo ikaw lang mag-isa. Ang sasabihin mo ay, sasabihin mo yun ngayon, pero kako, sabihin mo na gumagawa naman ako ng paraan para ma-improve yun. Nakikipag-initiate na ako ng conversation, may kinakausap na ako, and at the same time, nag-smile na ako kahit sa stranger. Parang way yon para malaman nila na kahit may weakness ka, kahit may challenges or difficulties ka, tinatry mong ma-overcome yon. Next question is, can you do multitasking? Yes, tinanong itong question sa akin na to. At syempre, nasagot ko naman siya ng yes. Kasi kaya ko naman talagang mag-multitask. Ang ginawa ko dito ay nag-cite ako ng example ng bagay na ginawa ko na nag-multitask ako. Sa previous company ko kasi, sinabi ko na gumagamit kami ng dalawang computer at sa dalawang computer na yon merong iba't ibang applications na naka-install. Tapos, yun na nga. Dahil nga marami naka-install na applications, kapag tumawag yung customer, may tanong siya, titingin ka dun sa isang tool. Tapos kapag may iba pa siyang questions, pupunta ka naman sa ibang tools. Kailangan mo talaga mag-multitask dahil bukod sa nag-typing-typing ka, iniintindi mo yung kausap mo. Tapos, ang ginagawa mo pa is nagsasalita ka, nakikipag-communicate ka dun sa kausap mo. So, kailangan marunong ka talaga mag-multitask. Question number 16 na tayo. Sana nandito ka pa rin. Comment below nang nandito pa rin ako kung nandiyan ka pa rin. Thank you. Ang tinanong sa akin na number 16 ay, why did you leave VXI? Itong question na to ay dapat mo nang i-expect kapag ikaw ay merong previous work experience. Pero kung wala naman, iba yung itatanong sa'yo for sure. Ngayon, ang tip ko na may ibibigay sa inyo pagdating dito is that sabihin nyo yung rason kung bakit kayo umalis sa company na yon as long as hindi siya makakasira sa previous company ninyo. Yun nga yung palagi kong sinasabi sa inyo, do not badmouth your previous company kasi ang iisipin ng current employer mo is that baka kapag binigyan ka nila ng chance na makapasok sa company nila tapos after a few years nag-resign ka at nag-apply ka sa ibang work, ay ganun din ang sasabihin mo sa magiging interview mo sa panibagong employer mo na hindi maganda yung nag-experience mo sa company mo ngayon. Kaya tinatanong din nila itong tanong na ito. So, ako naman, sinabi ko sa kanila yung totoong rason. Sabi ko sa kanila, gusto ko kasi talaga ng work from home setup. Pero bago ko sinabi yon, of course, in-acknowledge ko muna lahat ng mga positive sides na binigay sa akin ng VXI. Sabi ko, nagtagal ako doon dahil na-appreciate ko talaga yung mga tao na nakapaligid sa akin. Yung mga boss ko, hindi nila ako tinitreat na parang inferior ako sa kanila. Kahit superior ko sila, mababait sila sa akin, friendly sila sa akin, and at the same time, magaan sila katrabaho. Sabi ko, fair naman yung pasahod sa akin. Nakakakuha naman ako ng incentives through sales nga, at saka meron din mga referral bonuses, at saka mga hype. So, sabi ko, okay na okay talaga ako. Sabi ko sa kanila, gusto ko kasi ng work from home setup, pero sadly, hindi na yun available sa VXI. Pero kako, kung available yon, hindi talaga ako aalis sa company na yon. Kasi previously, doon ko sa kanila naranasan na mag-work from home. It's just that, pinabalik kami ng gobyerno, kaya kami bumalik on-site. At naintindihan naman nila yon. Siguro, iisipin din nila na, oo nga no, kahit ako din naman, gusto kasi ng work from home dahil nga dito sa reason ko na nag-vlog ako, tapos may online shop at kung ano-ano pang ginagawa. Kaya prefer ko talaga ang work from home. So, diba, naitawid ko naman na gusto ko ng work from home, pero at the same time, in-acknowledge ko kung gaano naging mabuti ang previous employer ko sa akin. Sa question number 17, iba na yung interviewer na nagtanong sa akin. Pati yung question number 16, ibang interviewer na yung nagtanong sa akin. Ang tinanong sa akin sa question number 17 ay ang aking upload schedule pagdating sa Shopee, Lazada, TikTok, at saka yung sa akin yung YouTube channel. Ngayon, iniisip kasi yata ng interviewer ko na baka makahinder yung aking mga side hustle sa mismong trabahong gagawin ko. Kaya, sinabihan ko sila na hindi ako nagko-consume ng ganun katagal pagdating sa online shop kasi sa shop namin, maliit pa lang naman at hindi ganun karami yung customers namin. Unlike nung pandemic na as in 99 plus yung orders, samantalang ngayon, marami na yung 10 to 13 orders. Tapos, sinabi ko rin, may mga katulong din naman ako sa pack ng orders, for example, yung dalawa kong kapatid, tapos yung tita ko. So, nakakatulong sila sa akin. Kaya sinabi ko na, bali 1 to 2 hours lang yung inaalat ko in a day. Minsan nga hindi pa, hindi ko ginagalaw. Pagdating naman sa upload schedule, sinabi ko sa kanila na nagbabatching ako ng content. Ibig sabihin, sa isang araw, pwede akong mag-record lang ng 3 to 4 videos. Tapos, sa isang araw, saka ako naman i-edit lahat. Kaya ako, hindi naman siya sagabal sa work ko. Kaya, naintindihan naman nila. At later on ko nalaman nung na-hire na ako na okay lang naman pala sa kanila kung dalawa yung employer mo as long as
hindi maaapektuhan yung trabaho mo sa kanila. For example, yung pasok namin ay 10 p.m. to 7 a.m. 6 po iyon at may day off kaming Saturday and Sunday, 6 din po iyon. Kaya gustong-gusto ko talaga. Kaya kung gusto kong, for example, magtrabaho sa ibang company, pwede naman as long as pang morning yung pasok ko doon. Kaya goods na goods talaga ako dito sa company ko. Question number 18 na tayo. Sabi niya sa akin, walk me through into your daily schedule from the time you wake up until you sleep at night. Ito naman yung tanong na hindi ko in-expect, pero meron ng mga instances na nagbigay ako ng ganitong klaseng questions base sa mga na-encounter kong questions coming from you, coming sa mga research ko, at coming from my own personal experience. Pero itong tinanong sa akin na to ay first time ko talagang tinanong. Kaya parang napare ako ng parang na-challenge ako. Sabi ko, oh my goodness, sa sarili ko lang to na kaya ko bang sagutin to. Pero nasagot ko naman siya. Good thing that time, nung in-interview ako, is that meron akong schedule na sinusunod. Meron talaga akong calendar, literal, na mula pagising ko hanggang sa pagtulog ko ay nakasulat kung ano-ano yung mga gagawin ko. Kaya doon, inisa-isa ko mula pagising ko sa umaga. Alam mo yun, pagising ko ng umaga, yung pag-tupi ko ng higaan ko, pag-toothbrush, pag-pack ng orders, pagkain, paghugas ng mga plato, pagtulong sa mga household chores, yung mga ginagawa ko sa YouTube, sa shop, inisa-isa ko talagang gawin yan on a daily basis. At yun, siguro ikaw kung tatanungin ka ng ganitong tanong, kailangan structured yung araw mo, kailangan alam mo talaga kung ano yung gagawin mo sa isang araw, may plano ka o kaya naman meron kang to-do list na ginagawa para hindi ka makapos ng ideas kung ano ba yung ginagawa mo on a daily basis. Question number 19 na tayo. Ang tanong sa akin is, how will you manage to work with your current schedule? Diba? Tinanong sa akin to, hindi ko to in-expect kasi feeling ko na-explain ko naman na ng mabuti yung sagot ko dun sa sinabi ko previously sa tanong niya sa akin. Pero, sinabi ko naman siya na in a way na it wouldn't interfere with my job because sabi ko nga yung YouTube channel ko ay side hustle ko lang naman sa hindi ko sa planong gawin ng full time. At the same time, yung aking Shopee, Lazada, and TikTok ay hindi na ganun kadami ang customers. Although grateful kami sa mga customers namin for sure, pero hindi na siya ganun kadami unlike nung pandemic. Tsaka may mga helpers naman ako, yung sister ko, brother ko, at yung tita ko. Kaya sabi ko hindi yon magiging hadlang para makapagtrabaho ko na maayos. At the same time, sinabi ko rin sa kanila na I understand na yung pasok maybe graveyard shift, pero ako, coffee lover naman ako, and at the same time, awake talaga ako most of the time during the night dahil nga sa experience ko sa pagtatrabaho sa call center, nahasa na rin yung sarili ko na gising ako most of the time sa madaling araw or sa gabi. Kaya naging way na rin yon para maniwala sila sa akin na kayang-kaya ko yung role. Kaya ikaw, kapag tinanong ka ng ganitong tanong, is, of course, explain mo pa din kung paanong hindi magiging sagabal yung ginagawa mo sa magiging trabaho mo. So, applicable lang naman to para din sa mga working student, if ever, o kaya doon sa mga may second job or may iba pang side hustles bukod sa work nila. Question number 20 na tayo. Last question ito para sa video natin today. Sana nandito ka pa rin. Ang tinanong sa akin is, do you have pending applications from different companies right now? Tinanong itong tanong sa akin para malaman nila kung meron pa ba akong ibang in-applyan. Ngayon, kapag ikaw ang tinanong na ganitong question, kailangan i-assure mo yung interviewer mo na wala kang ibang ina-applyan kahit meron. Bakit? Dahil kapag sinabi mo sa kanila na meron kang ibang ina-applyan, hindi sila fully magtitiwala sa'yo na i-grab mo or iti-take mo yung role na yon dahil may iba ka pang choice. Pero kapag sinabi mo sa kanila na ito lang yung company na in-applyan mo, then matutuwa sila sa'yo kasi loyal ka. Ako naman, in my case, sinabi ko lang naman din talaga yung totoo na nag-submit ako ng mga applications previously, pero review lang sila, pero hindi ako nag-a-advance sa mga interviews and assessment. Tapos, thank you na rin ako sa kanila kasi binigyan nila ako ng opportunity na makausap sila during the final interview, which is good kasi parang tumaas ka ako yung self-esteem ko. Tapos, inisip ko na, ay, may nagtitiwala pa pala sa kakayahan ko at may company pa rin willing akong i-hire. Natuwa sila dun sa sagot ko. At yan na lang muna ngayon. Abangan nyo na lang yung next video ko. Part 3 naman yon. Sasabihin ko naman sa inyo yung questions 21 to 30. Marami talaga yung tinanong sa akin kasi nga umabot tayo ng more than 1 hour at namatay din yung laptop ko dahil sa tagal na yon. So yeah, stay tuned dahil marami kayong matututunan dito. Mapa-newbie man or hindi. Mapa-call center applicant man or hindi. I'll see you next time. Bye!